Ang gamit ko ngayon is yung best selfie video of 2022. May sumubo. Unang kita namin ni LJ dito sa Huawei Nova 10 SE, talagang napawaw kami sa design, di ba? Super ganda kaya sa mate. Ang trendy, yet simple ito kasi yung lost element sa phone design ngayon, simplicity. Dami kasi nilalabas recently na puro random light siya and reflection. Huawei calls this camera design as the star orbit ring design. May maliit na bump siya, then may multiple or set of rings na nakapaikot sa camera lens. Kaya siguro, orbit. Then, marami na kaming nahawakan na 90Hz display, pero personally, subjective to. Ito na ata yung isa sa pinaka-smooth na 90Hz display na nahawakan ko. Touch response is also very fast. 6.67-inch OLED ang display niya. Vivid, decent colors, at ang ganda din niya. It has Snapdragon 680. Kayang-kaya ang mga competitive games mo like Mobile Legends, Call of Duty, Brawl Stars. Kaya rin ang Genshin Impact, but syempre, at low settings lang. Tsaka, don't expect it to be cool all the time kasi nga, high demanding game ang Genshin Impact. Now, for the camera. It has 108 megapixels with 1 over 1.74 inches camera sensor. As usual, maganda ang AI ni Huawei sa camera. Even sa low light, maganda ang output. Then, 16 megapixel selfie camera, with 1 over 3.13 inches camera sensor size. And kahit na nasa low-lit areas ka, automatic na mag-on ang screen flash mo for better output ng selfies mo. In my opinion, isa to sa best phones when it comes to selfie videos. Bakit? Ano ba meron? Unang-una is yung big battery of 4,500 mAh with 66 watts fast charging. Next, syempre, is yung quality. May EIS ang front camera niya and sa low light ay decent ang quality kahit may konting noise. Kita yan sa sample clips ko na kahit medyo kulimlim and paggabi na siya, eh kita pa rin na okay ang details and quality ng video. And lastly, syempre is yung selfie video features niya. Meron siyang two types of front dual video, which are the split screen and the PIP view. Feeling ko useful lang feature na to sa mga streamers and aspiring vloggers. Isa pa sa nagustuhan ko sa kanila is yung seamless switching from front to rear. Kasi hindi lahat may ganong picture na kahit papano smooth ang transition niya. Alright, so punta na tayo sa app gallery. Noong April 2018, nirelease ni Huawei globally ang Huawei App Gallery na supposedly exclusive lang siya for China. Kaya mula nung global release, it is now one of the top 3 largest app store globally. And halos lahat naman na ng apps ngayon ay readily available and easily accessible through the Huawei App Gallery. Kaya kahit papano, lahat mahahalap mo na ulit sa Huawei phones. At the time of recording, as in ngayon, Huawei App Gallery's latest version is 12.5.2.300. Ngayong October 2022 yan. And ito ang kanilang top applications na listed na mismo sa platform nila. For your online banking, e-wallets, digital payments, and even crypto exchange, you can download GCash, BDO, Union Bank, Maya, Coins, and Binance. Yung mga apps ang usual na ginagamit pagka yung may babayaran ka sa online or nag-online shopping ka. Speaking of online shopping, listed na din sa App Gallery ang Zalora, Shein, Banggood. Pero syempre, hindi lang naman puro paggastos ang pwede mong ma-download dito. Meron din ditong mga apps na magagamit mo for productivity and office tulad ng Microsoft Office, Outlook, OneDrive, and Teams. Meron ding Zoom, WPS Office, CamScanner, and Z-Archiver. Tapos syempre, pagka yung nag-work ka or nag-aaral, you have to take a break once in a while. Pomodoro technique. So in between ng grind mo, i-entertain mo din yung sarili mo by watching YouTube on YT app, Bilibili, and TikTok for 5 minutes. Kumbaga yun na yung pahinga mo. Or mag-one games ka muna ng MLBB, Auto Chess MOBA, or PUBG Mobile. O diba, biglang 30 minutes ka na biglang naglaro, imbis sa 5 minutes. Kidding aside, dahil nga isa sa mga best asset ng mga Huawei phones tulad nitong Huawei Nova 10 SE, ang magandang quality ng pictures and videos nila. Talagang magi-stand out yung mga post mo pag ginamitan mo pa ng editing tools like CapCut, Canva, or PicsArt.
Pagdating naman sa utility and essentials, available din dito ang Grab Super app, Bayad and Meralco Mobile. Hindi ka na pipila-pila. Sa panahon kasi ngayon, hindi na uso ang pumipila. Yung mga pumipila na lang ngayon ay yung mga matches ko sa Tinder. Busy kasi, kaya hindi ako nakaka-reply. Oh, alam ko na. Let me get in touch with you via Viber, WeChat, Snapchat, or TG na lang. Kahit ano naman dun. Let's G-Pad! Ako nga pala si Nick Jonyo. No probs naman sa akin mag-hangout eh, kasi I got YT Music and Deezer. Pero kung talaga nabo-board ka, let's watch BU or Viva Max together na lang. Don't worry, wholesome lang tayo dito, buddy. O, diba? Gumaganda na ang development ng App Gallery ngayong 2022. At habang tumatagal, paparami na ng paparami ang nalilist na mga app. Pero alam ko na mayroon pa kayong hinahanap ng mga apps, lalong-lalo na ang mga social media apps. Alam nyo namang, I'm your boy, so I'm gonna keep it real with you. Because I'm all about respect. Respect, man. So sa mga apps na hindi mo pa madadownload directly sa Huawei App Gallery, tulad ng concern ng karamihan, which are the Google applications. And also, yung mga sikat na social media apps tulad ng Facebook, Instagram, Messenger, Twitter, Reddit, and so on. Pwede mo pa rin sila actually ma-download and install or magamit easily dito sa Huawei phone. At ang maganda pa dito, madami kang choices or ways kung paano gagawin ito. Depende na lang sa'yo kung saan ka mas madadalian. Pero yung unang way is by making use of Progressive Web Application or PWA support feature or PWA support feature ng mga apps. And Huawei's term for this is Quick App. So, no more installation needed, just search for the web application that you want to use. For example, Google Docs, simply tap the four dotted icon, then tap Add to Desktop. Easy, di ba? Yung mga web apps na may quick app support are Google, Docs, Sheets, YouTube, Amazon Shopping, BPI Mobile, Airbnb, and so on. How about yung mga web applications or mobile applications na walang quick app support? So, dyan na pumapasok ang ating second way kung paano natin sila mada-download and install gamit itong Huawei phone. Yung dating Petal Search nga pala is integrated na sa Huawei App Gallery para mapadali ang pag-download ng mga applications or APKs na wala sa App Gallery gamit ang third-party app stores. Kumbaga, hindi mo na kailangan umabas ang App Gallery para magamit mo si Petal Search. Para naman sa pangatlong way kung paano mo magagamit lahat ng Android applications, ang gagawin mo lang is to download GSpace sa Huawei App Gallery. Dito, sureborn na gagana talaga ang Google services kasi it works like a hardware emulator or virtual machine. As in, buong katalog ng Google services magagamit mo dito. Also, yung mga mobile apps na nag-require ng GMS. So, yung mga apps mo like Lalamove, Angkas, Google Meet, and more, okay yan dito. So, that's pretty much it para sa ating Huawei Nova 10 SE and sa capabilities and development ng Huawei App Gallery. Talagang they always make it look fresh and feel fresh in terms of interface and experience. Though, I would say that App Gallery is still growing and progressing. Hindi pa siya perfect, pero nasubaybayan ko yung growth and development niya over the years. If I would score it from 0 to 5, I'll give it a 4.1 over 5 overall rating for the reason na it is way better than before. Para naman dito sa Huawei Nova 10 SE, maganda overall ang rear camera, superb selfie video, and super smooth na 90Hz display. Perfect siya para sa mga people na naghahanap ng phone as fashion accessory and as a communicating tool as well. Kasabay nga din pala niya sa launch ang Huawei Nova 10 and Nova 10 Pro. So if you want more videos like this, just subscribe and enable notifications so you won't miss another episode. Like, dislike, I don't care. Thank you and GG.